di ba unstable siya. So the next question is, paano siya maging stable ulit? Consolidation. Yun na nga guys, ano, mga kapanalig, so boy, Kapitan Kidlat, and nandito kami ngayon sa mall. Papunta kami, bibili kami ng ticket. So meron lang onting dilema. Ano yung dilema, Moti? Dapat manunood kami ng 6 p.m. mga 6 p.m. 7 p.m. pero ngunit natapuan. Sold out na guys, no? Ang susunod na showing ay 11:30 p.m. which means matatapos yun ng alas 2. So hanggang alas 2 kami. So ang gagawin namin ngayon is instead of movie and then social, so mauuna na yung socials and then yung movie. Pupunta kami ngayon sa cinema para bumili ng ticket. Hey guys! Nagpaluwal! Yeah. Guys, nagpaluwal si Moti! Binababa ang pride! Basta nag-abono! Binababa ang pride! So ayun na nga guys, ano, nandito kami ngayon. Inaantay namin yung movie. So ito yung dagang. Anong istorya nung ISM trade mo, sir? Nakita ko siya kap, nag-appear sa watchlist ko. Ano, eh. Maganda yung nag-breakout siya. First time nag-breakout sa 20MA. Tapos sinantay ko kung mag-i-stay siya. Saka ako pumasok. Pero hindi ko kakalaing gagap up na ganun kataas na. Backstop nga lang yung in-expect ko na highest na yun. Lumagpas pa pala siya. Kaso binenta ko na kasi nanonood ako ng ano, Game of Thrones. Ayun ang signal mo, sir, on Game of Thrones. Kasi nakita ko, taas na yun, naglalabanan yung Game of Thrones. Sabi ko, oh, pakawalan ko na to. Na-meet na yung target ko. Ikaw, Kap, na-trade mo ba yung ISM? Actually, yes. Na-trade ko yung ISM. Nagbenta ako ng Friday. Oh, ako pala nakabili ng binenta mo. Nagbenta ako. Bumili ako ng Thursday. Yung breakout. Bumili ako nung Friday morning. Binenta ko nung ano, binenta ko nung sabi ko, antayin ko mag-breakout. Parang ano yan, brad, eh, kabaliktaran ng Black Swan. Market psychology behind it is unstable na yung stock. Unstable na yung stock. Kung di mo kayang masikmura yung volatilities, iiwasan mo na siya in the coming weeks or days. Pero kung gusto mo ng volatility, i-trade mo yun. Kasi the more na unstable yung stock, the more na, ano siya eh, pwede siyang makapagnakaw sa'yo or ikaw yung makapagnakaw sa kanya. Yung bounce play ng web, nung bumagsak ng sobra because of news or what, is parang nag-rebound, tapos nag-sideways, pero grabe yung galaw nito sa sideways, hanggang sa parang namatay, pero sideways pa rin. Saka bumagsak ng paunti-unti. So during that time, nung naglalabas yung mga news, unstable na yung stock. So nasa sa'yo kung kaya mo sikmurain yung ganong klase ng volatility. That's why kailangan ng consolidation. Di ba, unstable siya. So at the next question is, paano siya maging stable ulit? Consolidation. Consolidation is the ultimate ano eh, the ultimate reset. Ang gaps kasi, ang market psychology behind it is merong buyers na hindi nabigyan. Kunyari piso yung stock kahapon, nag end of day. Nag gap up to let's say 1.10. So yung mga traders that are willing to buy from piso to 1.9, hindi nabigyan. Pero gusto nilang bumili. So alam natin na meron talaga gusto bumili doon. Kasi dinaanan sila eh. So that's why nagkakaroon ng tinatawag na gap support. Kasi kapag binabalikan yung gap na yon, alam ng mga tao na may buyers na doon talaga, na legit. So kaya parang dadaanan yung mga buyers and then saka magre-rebound ulit yung stock. Same way din sa gap down. Pagka kunyari nag-gap down yung stock, ibig sabihin may mga sellers na hindi nakapag-sell. So ano mangyayari kapag binalikan yun? Hindi magsasell sila. That's why mayroong gap resistance. So yun ang psychology behind the gap. Kaya nga pag sinasabi ko, whenever mayroong gap up, let's say it could be a runaway gap or a breakaway gap, kailangan bilhin yun.
Especially pag breakaway gap. Alam mo, ang pinakamagandang nangyari nga dapat sa SSI kanina, dapat nag-breakaway gap yun eh. Paano mo siya lalaroin in terms of your allocation? So kung kunyari ako, kanina, normal breakout lang siya, edi ano lang siya, parang normal allocation lang. Tumaas ng konti dahil boss breakout. So dagdagan yung allocation. Pero kung kunyari boss breakout, tapos nag-gap up, yung allocation ko, iibabaw na sa 50%. Kung kunyari hindi ka nakabili before the breakout, kasi pangit yung RRR for you, so bumibili ka during the breakout, kung kunyari hindi ka pabusog, any form of retracement sa akin ha, bibiling ko. Any form of retracement, whether nag-retrace, bumalik in the coming days dun sa box top to retest, confirmation ng breakout, bibiling ko yon, bibili na ako ng bili. Or let's say nag-successive breakout. Kasi ayun yung scenario number 2 eh. Runner-runner. Let's say mag-consolidation at the highs. Or mas malalim na retracement. Bibilin ko lahat. Kumbaga let's say lahat ng red candle bibilin ko. Bias ko, papunta na siya dun sa... kumbaga parang medyo bigger picture. Na, uy baka stock of 2019 to, na pwede mong i-hold until December. So parang ganun yung ano. Pero syempre, unless otherwise stated by the market na parang kailangan mong mag-sell, magsisell ka talaga. Pero so far, ang outlook ng ano, ng SSI is maganda. The more na dumadami yung bullish scenario na pwedeng gawin yung stock, the more na nagiging mas madali siyang i-trade. So kunyari, let's say, may tinga. May tingan ng Turks. So kunyari let's say ano, kunyari, akala kasi ng iba nandun lang nakapalibot yung risk reward management. Box breakout in a sideways, usually ganun talaga yon. Hindi na nagbabago yon. Money capital, time capital. Kunyari let's say price action na titingnan natin ano. Ngayon, ito na. Ang in play talaga is money and time. Yung vertical axis sa horizontal axis nito. Kumbaga parang kumita ka ng initial na 3% or 5%. Pero tumatagal, ipit ka pa rin doon. Yung ipit hindi lang naman loss ka eh. Ipit ka dahil hindi ka makaalis, dahil gain ka eh. So doon na nag-aaway yung business development sa skills development. Kasi sabi ng skills mo, trading skills mo, huwag mo ibenta yan kasi well, hindi naman nauntog sa resistance, hindi naman na hit yung trail stop mo. Pero sabi naman ng business development, ng pagiging entrepreneur mo na parang ayokong mag-antay dito kasi meron akong hinahabol na quota, meron tayong hinahabol na target, nahuhulog tayo sa oras, and time is money, may mga ganun, sabi ng businessman. So ganun yung setup pagka kunyari sideways, tas merong breakout. Kanina, kaya siya naging neutral or neutral to bearish dahil sideways yung buong context eh. Ang problema kasi sa mga traders, paganda ng paganda yung scenario, pero neutral lang yung treatment nila dun sa trade. Yung isang trader naman, yung na-losing stock, papangit na papangit, nagdadagdag. Kung hindi nyo, yung risk management, yung money management, talagang, and yung trade management, they will all fall into place. Kung kunyari, nalaro mo yung tatlong aspects na yun ng trading in an optimal way, no doubt, kikita sa trading. Dito kasi sa kumpanya natin, tulungan tayo. So, dito meron tayong 4 ways to earn. Una, and then natawag na direct selling. Yung second way to earn natin, direct referral. So, siguro naman meron kang kapitbahay, kapamilya, kanegosyo, kapatid, lahat ng key mo. Kunwari yung kapitbahay mo, na-invite mo, so isa yan. Kada invite mo, natanggap ka ng 1,000 pesos. Dito kasi sa negosyo natin, kailangan mo lang maniwala. Match sales bonus. Di ba meron kang kapitbahay kanina, meron kang kanegosyo. Nakita ng system natin na nag-pair yan na meron kang 1,500 for the first 10 pairs. So lovely, and I won't ever sell my soul, but you could buy the lease. And don't believe in make-believe, just make your hands meet. Say you're weak and end the week and never stress a thing. But we gon' go another. So ayun na nga guys, ano? Tapos na naman ang vlog natin. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. So thank you and bye-bye! Morning when I see your face. Need you more when you go. I need you more every day. Keep a foot on the brake in case I lose all control.